say Korean or Japanese? Not Korean. What's up, random nation? This is me, Jix, and welcome back to my channel. If you're new to the vlog, this channel talks about life, travel, and food. And for today's episode, we're gonna talk about tips to remember before traveling to Korea and essentials for a first timer in Korea during winter. Coming right up. Sabihin na itong video na to ay para sa mga tao na hindi pa nakakapunta ng Korea at may balak na pumunta ng Korea or wow, dun sa malalamig na lugar. Number 1, lotion at lip balm. Noong way back 2011 or 2012 yung una ko sa Korea, negative 2 doon. Sobrang lamig, syempre, hindi mo namamalayan yung balat mo, nagda-dry na, tapos meron kang makikita ang puti-puti. Kapag yun kinamat mo, magsusugat ka. Mas maganda na meron kang dalang lotion at saka lip balm. Para naman sa number 2, kailangan nyo ng thermal undershirt and pants. Hindi kaya ng ordinary t-shirt at saka jacket. So kailangan nyo ng thermal shirt, polo shirt nyo, and then makapal na jacket. Ngayon, kung wala naman kayong budget para sa thermal undershirt or pants, okay lang na magdouble kayo ng damit tapos yung jacket na gagamitin nyo. Number 3 naman, traction cleats or shoe clamp. Ito naman ay optional kasi hindi naman natin alam kung saan kayo pupunta. Baka mapunta kayo sa maulan na lugar, nag-i-snow. Siyempre, ang tendency niya maraming snow sa lapag. And then pag naglakad kayo, sobrang dulas. So, kailangan nyo yan. Mas maganda na may backup kayo niyan kung alam nyo na maraming snow dun sa pupuntahan nyo. Kasi mahirap yan kung ma-injured pa kayo. Pero kung kayo bumili sa Korea, meron din doon sa mga regular store nila. Nagbebenta sila ng traction cleats. Okay. Number 4 naman, ito yung paddle jacket. Ito yung mga madalas natin nakikita sa mga Koreano na gamit-gamit nila. Ito yung mahaba at makakapal na jacket. Ayun talaga pang snow. Hindi ka na doon lalamigin. Hindi talaga ubra yung mga pahuli-huli na jacket doon. Pero kung may budget ka, bili ka na rin ng scarf, na gloves, at saka ng earmuffs. Para naman sa number 5, vacuum plastic. Kasi paddle jacket o yung pang-winter na jacket, sobrang kapal niya, napaka-bulky sa maleta. So mas maganda kung meron kang mga ganito, mas marami kang may impact. Tapos mas convenient pa. Alam mo na yung gagamitin mo for the next day. Number 6 naman, ito yung madalas yung nakikita, heat pack or hot pack. 50 pesos lang to sa mga 7-Eleven sa Korea. Yung madali lang ito gamitin, i-shake nyo lang siya. Tapos yun, iinit na. Maraming shake dapat para ma-maintain niya yung init. And then, good siya for 24 hours, so pwede maglaan din kayo ng budget para sa heat pack. Para naman sa number 7, ito yung madalas nakakalimutan ng mga tao. Siyempre, wala ka pang experience sa negative 2 degree na weather, so kailangan mo ng medication. Kasi pagdating mo doon, mag-adjust pa yung katawan mo, hindi mo alam kung magkakasakit ka ba o hindi. So mas maganda kung meron kang yung hiyang ka na gamot, yung paracetamol ng Pilipinas. So, pain medication na rin kasi sobrang daming lakad doon. So, baka kailangan mo rin yan para sa paa mo at saka sa likod ko. At yung buong stay namin doon, actually na nagkasakit si Kenneth at saka si Davis. Buti na lang meron akong baong gamot. Para naman sa number 8, ito ay optional din. Waterproof na plastic bag o kaya waterproof na bag. Kasi hindi naman natin alam kung saan kayo pupunta. Baka maulan doon, maraming snow. Ang tendency niya yung snow pupunta sa bag nyo tapos matutunaw papasok sa bag nyo. Mas maganda yung mga gadgets nyo naka-plastic din para safe. Ang hirap nun, baka mapeste pa yung travel nyo at masira yung mga gadgets nyo sa loob ng bag. Para naman sa number 9, kailangan nyo ng universal, adapter, at saka extension cord. Kasi sa hotel, nagpapahiram sila actually ng isang ng dalawang universal adapter, pero paano na lang paggrupo kayo, extension cord para isa lang yung kailangan nyo na universal adapter. So sa number 10 naman, sa Korea hindi sila masyado nagbibigay ng napkin unless you ask, pero may mga establishment na
wala talaga silang napkin or tissue. Sorry. Tapos na kaming kumain, wala talagang binigay na napkin sa amin. Sabi, hindi daw talaga sila nagbibigay. Number one tip, currency exchange. Siyempre, paglapag ng eroplano nyo sa Korea, ang kailangan nyo dapat gawin is bumili ng won. Won ang tawag sa Korean dollar. Ang suggestion ko, mga 3,000 to 5,000 pesos lang muna yung ipapalit nyo para lang makover yung pambayad ng pocket wifi, T-money card, at saka train. Yung iba nyong dollar, ipapapalit nyo sa Myengdong. Bakit? Kasi sobrang daming currency exchange doon, ang tendency, mas mataas yung palitan. Number 2 tip naman, kailangan nyo bumili ng T-money card. Ano ba yung T-money card? Ito yung mga ginagamit sa pambayad mo sa train, sa convenience store. Saan ba tayo makakabili ng T-money card? Maghahanap lang kayo ng logo na may ganito o kaya sa mga vending machine. Sa vending machine din kayo pwede mag-reload. Number 3 naman, yung pocket wifi nila. Sobrang bilis ng pocket wifi nila, walang problema doon. Kaya saan ba tayo pwede makakuha ng ganito? Yan sa airport mismo, ito yung mga prices nila. Ang best option lagi is 5 days and then huwag nyo rin kalimutan isurrender yung pocket wifi. Kung saan nyo pinick up yung pocket wifi, doon nyo rin isusurrender. Okay? I need your passport and credit card. Number 4 naman, since meron na kayong internet, nyo i-download itong tatlong apps na to. Number 1, Naver Map. Ito yung katumbas ng Google Map. Naka-Korean version siya. Ang medyo mahirap siya gamitin. So yung Naver app, meron siyang English translation. Number 2 app is Kakao Taxi. Ito yung patawag yun ng taxi. Pwede siyang pambayad ng credit card at saka cash. Number 3 naman, Metro Rail. Ito naman yung mapa ng mga train station nila, yung mga connecting station. Number 5 naman, transportation. Tuturuan ko kayo kung paano pumunta ng Seoul Station or Myeongdong Station. Long way, una, bus. Yung bus, 1 hour, 40 minutes. Tapos ito naman yung bus number at saka kung magkano. Number 2 naman, by train. Meron silang dalawang train. Yung unang train nila, all-stop train. At ng station, ihintuan niya 1 hour, 40 minutes din. Pangalawa naman is AirX. Ito medyo mahal, 9,000 won. Pero mabilis na mabilis lang, less than 30 minutes, nandun ka na. Kung biyahe kayo ng group, meron kayong discount. Makukuha nyo lang siya ng 8,000. And then sa AirX, pwede nyo isurrender yung ticket dun mismo sa pagbaba nyo ng train. Meron doon agad mga vending machine doon. Isusurrender niya yung AirX ticket, 500 won. Number 6 naman, yung best location para sa akin is Myeongdong. Bakit? Kasi ito yung nasa gitna. Tapos lahat ng meeting place ng mga package tour sa Myeongdong talaga yung meeting place nila. Exit number 3, exit number 7, doon lahat sa Myeongdong. At saka mataas na palitan ng currency exchange. So gusto ko rin sabihin na gumawa ko ng hostel review and hotel review sa Myeongdong. Lagay ko siya sa ibaba. Ito yung pinaka the best na hostel na nakita ko sa gitna ng Myeongdong. Number 7 naman, kung mag-shopping kayo, mas maganda kung dala nyo yung passport nyo kasi meron mga ibang store na nagta-tax refund agad. Kung hindi nyo naman dala yung passport nyo, okay lang din. Balik nyo na lang ng airport kayo magpapalit. Para naman sa number 8, speaking of shopping, kung inaakala nyo sa Myeongdong yung pinakamurang bilihin, hindi. Meron pang isa ang pangalan niya. Doon din yun malapit sa Myeongdong. Lahat ng panlamig na gusto nyo nandun, murang-mura lang. Meron silang gloves, earmuffs, jacket, paddle jackets. Lahat doon, nandun na. Dave, mas mura dito. Bakit? Mura dito kasi makakabili ka lang Supreme na mandaan lang. Number 9 naman,
Para sa mahihilig sa K-pop, exclusive na nagbebenta ng mga K-pop merch. So, kung pupunta kayo doon, lahat ng K-pop lovers, magugustuhan nyo yung lugar na yon. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan kahit papano. At kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo na pupunta ng Korea. Okay, so I'll see you in the next one. Stay blessed. I'm out of here.